Pakilala na natin, please welcome the Philippines Prince of R&B, Chris Lawrence. What's up? Yung boy. Hello. What's up, madlang people? Showtime onliners, what's up? Yes. Bakit din dinidare mo si Jimboy? Okay, ano niya kakausapin ngayon yan si Chris Lawrence? May kaya-kaya ni Jimboy. Bakit? Naman ako mag-Tagalog ah. Ay, mabuti na lang. Siya mag-Tagalog. Maruno ka lang siya. Ano kayo guys? Taring. Eto. Sir, Chris Lawrence, ano po ba yung pinagkakabalahan nyo ngayon? Oh, man. How are you doing? Bukod sa music, marami akong na-discovering talents din na tinatago ko. Naging chef din ako, karpintero, tubero. Tubero? Live streamer, online seller. Ayun, nagkukumo din ako. Katulad ni Mika and JR, lagi kami nasa Kumu ngayon. So guys, if you want to download Kumu, please do. You guys can see us. We stream almost every single day. Tapos naging streamer din ako ng Call of Duty. So sa mga onliners dyan na naglalaro ng Call of Duty Mobile, let's play, let's stream, and yun. Sinong kalaro mo? Mga... Chris, kako artist mo, mga celebrity din o mga friends mo? Yeah, sila ano, Casey Montero, si Rocco, Nasino, si Tun, mga taga-kabila, yung mga iba. Yes, tapos, sino ba yung taga nandyan? Mostly taga-kabila. Tapos ayun, meron din ako, nung, kailan ba yun? Sabado, naglaro ako ng mass testing. Tapos, kung mapapansin nyo, I was wearing a PPE, right? So, yung PPE na yun, sarili ko yun. So, lately I've been venturing off sa fashion. Katulad dito, if you guys see the symbol, that's my, yun yung logo ko, KL. Yan. Oh. So, if you guys ever see that symbol, yan. Merch ko yan. So, I've also PPE come up. Business mo? Sarili mong design ganon yung PPE? Yun, oo. So if kung yung mga nanonood ngayon, please go to the link of the yung mass testing nung Sabado. Yung suot ko doon nung naka-face shield ako, yun yung PPE ko. It's a KL collab with Genesis 527. It's a 4-layer PPE. So naisip namin kung kasi 'di ba nag-face mask tapos ngayon medyo face shield ang required. What's next, di ba? So, PPE. Since siguro magiging required na din, might as well look stylish, di ba? Might as well look cool. So, we try to get away from the yung mga look ng doctor and lagyan natin ng konting swag. Ayan. Wow! Nako, i-check natin yan, ha? Showtime onliners. Pero to speaking of mass testing, yung nakaraan mong pagpunta sa Showtime, di ba? Kamusta ang experience noon? Oh my God! Sobrang nakakatawa. Sobrang saya. si Eloisa Droga, pinakain ng pandesal or something na may peanut butter. Tapos, basta sobrang nakakatawa and sobrang good vibes. Siyempre naman Showtime laging good vibes and nagpapasalamat ako na ginest ako ulit diyan sa Showtime and ayun, medyo nanibago lang ako sa performance ko kasi 'di ba as a performer gusto natin yung energy ng audience, 'di ba? So minsan gusto namin mag-interact sa audience and may mga audience participation. Somebody say yeah! Parang walang sumagot. So parang gusto mong somebody say yeah! Yeah! Ikaw din yun. Parang ako na lang sasagot. Totoo. Ayun. No? Iba, ang laking bagay din talaga ng audience kapag nagpo-perform. Mas ginaganahan ka eh, di ba? Pero si Ma'am Charos, sa maalaala mo kaya, wala siyang audience dun eh. Oo nga, no? Napansin mo pa talaga yun, ano? Walang audience si Ma'am Charo. Sanay siya. Totoo, no? Ayan niya. Sanay. Oo. So, walang pag-a-adjust si Miss Charo. Ganun.
Yes, Eris. Ayan. Yan, pero ito naman po, usapang adjust. Paano naman po kayo nag-a-adjust, Chris Lawrence, sa ngayon, new normal? Ayun, the new normal. Siyempre sa entertainment, puro live stream. So may mga ibang company na tuloy-tuloy pa rin yung mga corporate events nila. Kaso, ganito lang din. Parang may host, tapos may mga performers, ganito din, online. Parang virtual concert na din. And ayun, more on adjustment and business. So syempre humina naman yung mga booking ng concert live show kasi syempre bawal mass gathering. So medyo nag-venture off ako into business. So isa din sa business na tinatry ko ngayon is courier business. So may courier business ako sa Cavite. It's called J and Lyrics Express. Para siyang Grab, para siyang Lala Move, ganun. So if you guys want in the Cavite area, please look up J and Lyrics Express and you guys can check that out online. And we're soon to expand, pero tinatry lang namin sa Cavite area. So mga Cavitenians, J and Lyrics Express, remember that. Akin po yun. So sana we can deliver all your goods around the Philippines and just let me know. Ayan. Ang galing ano, ang daming mga nade-discover natin, mga potential na kaya pala natin gawin to, no? Lalo na ngayong pandemic, diba? At saka, well, nice to know na talagang sobrang busy, diba, ng everyday ni Chris. Well, ang isa din na nag-inspire sa akin is yung mga bills. Kasi siya... Nakakaloka. Yung mga bills. Kinalabit na ngayon. Kinalabit ka. Nandyan lagi yung mga bills. So, kailangan, ano, go lang ng go. Totoo, totoo. Pero ito, ano, napag-uusapan na rin naman yan. Ano yung biggest realization mo ngayong lockdown? 6 months, almost, or more than 6 months tayo naka-stay at home. Biggest realization. Siguro health is wealth. Health talaga is wealth. So number one priority should be the health. I think so. Oh, kasi you know, like a lot of us, we like to buy things. We like to buy material things. Pero nung nag-hit yung pandemya, hindi naman natin nagamit, 'di ba? Like if we have like a nice car, bawal naman lumabas. So hindi mo naman minsan nasisira na lang yung kotse sa parking kasi hindi na si start, di ba? So I realized that health is talagang wealth kasi lalo na ngayon walang vaccine. So talagang yung sarili mong immune system ang that's what you have to rely on, your own immune system, because di ba, we cannot see the virus. So since we can't control that, we can control naman the way we react. We can control the way we live. We can control our food intake. So if you're comfortable with kung anong kinakain natin, at least secure ka sa sarili ko. At least secure kayo sa sarili nyo. And yun, health talaga is wealth. Totoo. Hindi ka ililigtas ng kotse mo ng mamahaling mong panahon ngayon, di ba?